At dumako naman tayo sa istorya ng buhay ni Mark Anthony at ang nangyaring malaking pagbabago sa kanyang sarili nang makilala si Jesus. Ang kanyang patotoo tunghayan sa kwento ng pag-asa. Dati ko pong paumuhay bago na mag-celebrate. Ako po ay dating bakla. Kasama po sa LGBT. Ano po? So, lahat po siguro ng wala o yung hindi po dapat gawin sabi sa Bible ay yung po ay nagawa ko. Kung saan yung halos po at anong kasalanan ang nagawa ko no, ako ay isang bakla. Ano po? So, kaya ako po nakilala ang Seventh-day Adventist. Ako po ay nagtrabaho sa isang computer shop na nagmamayari po ng isang Seventh-day Adventist. Dati po, hindi ko po siya alam kung ano ba yung sabihin nun o kung ano po yun. Basta alam ko lang po magtrabaho po ako. Hanggang sa inalok po ako ng aking boss na mag-try na magsimba. Talagang ayoko po. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, ang tagal naman ng pagsisimba nila, sabi ko, parang nakakainit. Sanay po ako sa Catholic pag nagsisimba kami is pwede yung 30 minutes, 1 hour, nakadepende po sa ang mga Catholic kung gano'n kami katagal sa simbahan. Ano po? So, isa po yung bata, ayoko natin maging 70 at 80s. Hanggang sa lumipas po yung panahon, yung nakilala po akong isang girl na hindi ko naman din po alam na 70 at 80s din po. Dahilan po kung bakit po ulit ako naging isang ganap na lalaki, nagagusto po ulit ako sa isang babae. Na yung babae po yun yung kauna-unahan na bumastid sa akin ng panahon ako po yung lalaki ulit. Ang sakit po yun sa akin. Hanggang sa tumagal po ng ilang taon na wala kami komunikasyon, dalawa. Hanggang sa bumalik na po ako dito sa Candelaria, hindi ko po inaasahan na makikita ulit kami dito. Hanggang sa, yun nga, dumating po yung time. Siguro po ay talagang pagkaloob ng ating Panginoon na pagtagpuin po kami. Kasi yung time po na nakita ko siya ulit dito, bumalik po ako ano yung pagiging lalaki ko ulit. Dahil siya lang din po talaga yun. Hanggang sa nagkakontak nga po kami, nagkausap ulit kami nung hanggang sa nangyari na nga po yung panliligaw na binibigang ako magpo. Ang decision po ako na tanggapin ng Panginoon nung time na po na sinabi niya sa akin na kung pwede, kung tatanggapin ko daw po ba na naging Adventist. Ang sinabi ko lang po sa kanya nun ay bigyan mo ko ng pagkakataon kung mo kong pilitin. After siguro po mga 1 week na nakapag-decide po ako ng Seventh-day Adventist na tinanggap ko po ng buong buo at nag-decision din po ako na magpabinyag dito. Para sa akin po, hindi rin po naging ganun kadali pag-aaral dahil hindi noon po talaga ako mahilig magbasa talaga ng Bible. Pero nang dahil po sa tulong ng aking asawa, ay naiintindihan ko po at naisa-puso ko po ang salita ng ang mensahe ko po sa mga nakakapanood po ng video ito, kung ma-encounter niyo man po sa labas o sa loob po ng inyong tahanan ang Seventh-day Adventist, naway buksan niyo po ang isip at sa puso ninyo na ito po ay aralin at alamin ko ano po talaga ang itinuturo ng ating Panginoon. Dahil siya lang naman po ang nakakaalam ng lahat na kung ano man po mangyayari sa atin. Kung po tayong sumubok, hanapin po ano po ang katotohanan at tamang daan para po sa kaligtasan sa kanyang pagbabalik. Ako po si Mark Anthony Di Torres at ito po ang aking